Hangad ng marami ang masaya, masagana at mapayapang pamumuhay. Mga signs na yayaman at magiging successful ka. Meron bang mga signs na pwedeng makita? Kung meron man, ano-ano ang mga signs na yon? Gusto mo bang malaman? Sa mahigit 50 katao na kakilala ko, meron akong naobserbahan at nakita sa kanila. Mga katangian at signs na meron sila. Naniniwala akong yun ang tumulong sa kanila para yumaman, umasenso at maging successful. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. Number 1. Alam mo na hindi ka yayaman sa pagkakaroon ng trabaho o pagiging empleyado. Ayon kay Naval Ravikant, earn with your mind, not your time. Kahit meron kang trabaho ngayon, alam mo na napaka-imposible na magkaroon ng financial flexibility at kayamanan sa pagkakaroon lamang ng trabaho. Kung inilalagay mo ang iyong energy sa isang bagay na maaari mong mapalaki, bagay na may leverage na magbibigay sa iyo ng income kahit hindi ka nagtatrabaho. Halimbawa, intellectual property tulad ng libro, business with employees, investment, real estate, media and technology tulad ng YouTube. Ang pagkakaroon ng isang source of income ay magbibigay sa iyo ng buhay ng isang middle class. Number 2. Ayaw na ayaw mo ang pakiramdam ng feeling broke. Ayon sa sikat na author na si Robert Kiyosaki, complaining about your current position in life is worthless. Have a spine and do something about it instead. Walang tao ang gustong maging broke. Pero para maging maayos ka at maging financially flexible, kailangan mong ayawan ang pagiging broke. Number 3, isa kang goal-oriented na tao. Meron kang clarity of vision at nagpaplano para sa lahat ng bagay. Lahat ng mga successful na tao ay nagpe-prepare na gawin ang next big thing at may malinaw na vision sa iyong isipan. Nagpo-focus sila sa isang malinaw na aksyon para sa kanilang sarili. Meron kang malakas na goal-oriented mentality na hinahayaan kang maging focus sa kung ano ang gusto nilang ma-achieve at pinipigilan kang ma-distract. Kung wala kang plano para sa iyong sarili, magkakaroon ng plano ang ibang tao para sa iyo. Number 4. Walang paki sa sinasabi ng iba. Nagkakaroon ng confidence at nawawala ang urge na patunayan ang sarili ang mga taong malapit nang maging mayaman. They take comfort on their financial behavior dahil alam nilang patungo ito para mapabilis ang pagyaman. Kilala at tanggap nila ang kanilang sarili, hindi nila kailangan ang ibang tao upang ma-affirm ang kanilang pagkatao. Hard work. Hindi namimili ng trabaho o negosyo ang taong malapit ng yumaman. Hindi nila ay kinakahiya ang kanilang kabuhayan dahil ito ay marangal at legal. Masipag at hardworking ang mga taong gustong yumaman. May pagkukusa din sila at hindi nag-aantay ng instructions mula sa iba. They take the lead and make things happen. Kapag kapwa, hindi pera ang goal. Marunong tumulong ang gustong yumaman. Alam nilang gamitin ang pera bilang instrumento sa pagtulong sa kapwa. Ang goal nila ay magkaroon ng maayos na buhay at maging instrumento din para umayos ang buhay ng iba. Laging just sa dealing at hindi nanggugulang, isang taong tunay na yumayaman. Meron kang sariling mentor. Hindi sekreto na ang mga taong nakakasalamuha mo ay may epekto kung gaano ka magiging successful. Pag-isipan mo ito. Kung i-spend mo ang majority ng iyong oras sa mga taong negatibo
o mga taong walang drive para maging matagumpay? Sa tingin mo ba ay may impluwensyahan ka nila para maging motivated at optimistic? Sa madaling salita, kung gusto mong maging mayaman, kailangan mong maging makisama sa mga milyonaryo. Hindi lamang nito gagawin kang motivated, pero maaari ka ding makakilala ng mga taong pwedeng maging mentor at turuan ka kung paano. Kung wala kang kilalang personal na milyonaryo, huwag kang matakot na mag-reach out sa kanila sa social media o mag-email para makapag-umpisa, makapag-build ng iyong report. Nagsisave ka para makapag-invest. Naiintindihan mo na ang tanging rason kung bakit ka nagtitipid ay para i-invest ito. Ilagay mo ang iyong pera sa isang secured at untouchable accounts. Huwag mong gagamitin ang accounts na ito kahit saan, kahit na sa emergency. Mapupwersa ka na palakihin ang iyong income. Meron kang sense of urgency. Ang ibang tao ay may attitude sa kanilang goals sa buhay. Iniisip nila na balang araw ay maabot nila ang kanilang mga pangarap. Pero ang araw na iyon ay hindi naman dumadating. Kaya kalimitan ng mga milyonaryo ay nabubuhay ng may sense of urgency. Nare-realize nila na ang mga malalaking accomplishments ay kailangan ng ilang taon ng hard work at dedikasyon para ma-achieve. So kapag hindi sila nagsimula ngayon, hindi na ito mangyayari. Kung nabubuhay ka at naniniwala ka na ang pagsasaayos ng isang bagay ngayon ay mas mabuti kumpara sa tapusin ito kinabukasan, sigurado ay successful ka. At kung patuloy kang nabubuhay sa parehong sense of urgency sa lahat ng iyong ginagawa, maaari kang maging milyonaryo. Sikaping simulan agad ang mga senyales upang yumaman. Kaya mong baguhin ang iyong sarili. Tandaan, habang buhay ay may pag-asa. Sabi nga ng iba ay hindi naman masama ang mangarap. Kaya kung may pangarap ka, ay lakihan mo na dahil libre lang naman ito. Pero syempre, kailangan ay focus tayo sa knowledge, skills, and network enhancement. Tsaka sabayan na rin natin ang sipag at tiyaga. At syempre, huwag tayong makalimot na magdasal sa ating Panginoon at tayo ay palaging magpapasalamat sa ating mga biyayang natatanggap. Naniniwala ako na ang tao kapag hindi madamot ay hindi rin pinagdadamutan ng tadhana basta marunong lang tayo magpasalamat sa ating mga biyayang natatanggap at marunong din tayo mag-share ng blessing sa iba. So guys, sana may natutunan kayo sa aking video na ito. Dito na kayo sa aking YouTube channel na kung saan ay may kapupulutan kayong aral. Tandaan lamang ang may alam. So guys, see you on my next video. Maraming salamat. Ingat kayo palagi.